Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-deposit dito sa ating Global Premier Wallet galing sa G-Crypto. So, napakadali lang. Pupunta lang tayo dito sa... Siyempre, magde-deposit muna tayo. Ayan, yung account balance na yan, zero. Ilalagyan natin yan ng laman, no? Deposit funds. Okay, dito sa baba, makikita nyo dyan kaagad nakalagay yung payment gateway na yan. So, dahil crypto ang gamit natin, no? Ayan, no? Crypto payments. Napakadali lang. I-type mo lang dyan. Kunwari, $30. Okay? Deposit fund. Click mo yung button na yan. Ayan. So, dito, huwag kayong malilito, ha? Pupunta ka lang, hanapin mo lang yung logo ng Tether. Ayan, oh, letter T, parang Tesla. Ayan, oh, Tether na green. Pindutin mo yan. Ang pipiliin mo dyan, yung Tether logo na green na may kiss mark. Ayan, yung may red na yan. Yung TRC20 na yan, okay? Yan ang i-coconnect natin sa G-Crypto. Okay, yan. Tether na may kiss mark. So, sabi ni Global Premier, okay, ito ang wallet mo na papasukan. Ika-copy mo yung address na yan. Ayan, oh, nakalagay. Copy address. Copy? Copy na? And then, punta ngayon tayo sa G-Crypto, sa GCash, okay? So, ito na yung GCash ko, no? Pupunta tayo sa View All Services. Okay, pupunta tayo sa G-Crypto. Ayan, yung G-Crypto. Huwag na huwag kayo malilito dito, ha? Kasi, ang maglipat ng fund from GCash Wallet to G-Crypto ay madali lang. Kaya lang, nagawa ko na kanina. Mapifigure out nyo yan, ha? Don't worry. So, dito sa G-Crypto, naglagay ako ng 2,259 na lang. Bumababa, tumataas kasi ang ano eh. Ang laman yan dahil sa value ng crypto, no? Ngayon, nakalagay sa portfolio ko, no? Ito, gagawin ko, pupuntahan ko ngayon yung logo na green na may letter T, no? See all ako, see all. Ayun. Pag tinype ko dyan USDT, make sure USDT, yan, makikita ko yung logo na yan. Ayan, no? Yung logo na may kiss mark na red. Okay? So, make sure pare. Diba yan yung nasa sa Global Premier Wallet din natin, no? Na sinelect. So, yan din ang iseselect ko dyan. Actually, ang fund na nandito, ayan, oh, nakalagay. Nilagay ko na yan kanina. Sorry, hindi ko na-record. So, ayan na. Nandyan, may ready cash ako, no? Na 2,259. So, ang ikiklik ko dyan ay mag-send. Kasi, isi-send natin sa ano, Global Premier, no? Send. Send. Ika-copy ko ngayon. Ah, na-copy ko na yung address, di ba kanina? Tatandaan nyo, kinapi na natin yung address dito. Ayan, oh. Copy address, oh. Ulitin ko, ah. Copy address. And then, dito ko yan ipipaste. Enter address naman. Okay? Hold. Press and then paste. Okay? And then yung amount, para eksakto yung amount, i-copy mo na rin yung amount dito. Copy amount. Ayan. Babalik ulit tayo doon. Sa amount. Ipipaste natin dito kasi may mga butal yan eh. Para lang eksakto. Ayan. So, nandiyan na. Oh, 1908 pa. Oh, nakalagay. Oh. So, ready na yan. Pumunta sa Global Premier. Ikiklik ko lang to. And send. Sana wag mag-error. Ayun, no? You are about to send. But merong error sa GCash? Pero, try na natin. Hindi talaga siya gumagana. Anyway, pag
pagka okay na yung GCash, medyo hindi stable yung network siguro, hindi sila makapag-transfer ngayon or busy. Ayan ang last step mo. And then later, pag naging successful yan, pagpunta mo ngayon dito sa Global Premier na error na naman dahil nasa labas ako. Pagpunta mo ngayon dito sa Global Premier at nagawa mo na yan, punta ka lang sa dashboard. Punta ka lang sa dashboard. Lalabas na yung fund dyan na trinasfer mo sa deposit na yan, no? Sa account balance. Dyan lalabas yun. Yun na yung last step yung nag-error sa GCash, ha? Hindi ako makatransfer ngayon na hindi ko alam kung bakit. So, yan. Bali, ganyan lang. So, gawin niyo yung steps na yun. Make sure tama yung mga steps na sinusundan nyo. At sigurado ako magkakaroon ng deposit fund yan. Wallet nyo sa Global Premier. Okay? So, yan lang po muna. Ito po si Edgy Garcia. Maraming salamat po.